Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib na sekta ng mga Saduceo, kaya't kumilos sila, dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon, kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito at di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao." Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumagamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naging kilala na ang mga apostol sa Jerusalem. Marami silang napapagaling at palagi silang nangangaral. Kaya dumami ng dumami ang naniniwala kay Jesus. Malakas ang kapangyarihan na lumalabas sa kanila. Ang matamaan lang ng anino ni Pedro ay gumagaling. Mas lalong nagalit ang mga matatanda ng bayan, ang mga punong pare, at ang mga Hudyo at ang mga Saduceo. Kaya ang mga apostol ay pinahuli at pinabilanggo para husgahan ng Sanhedrin ang pinakapataas na kapulungan ng mga Hudyo sa kinabukasan. Ngunit nung gabi ding yon, binuksan ng anghel ng Diyos ang bilangguan at pinalabas sila, hindi upang tumakas, kundi upang makapagpahayag kinabukasan sa tabi ng templo. Hindi kaligtasan ng mga apostol ang kanilang concern, kundi ang paglaganap ng balita tungkol kay Jesus. Pagdating ng umaga, noong pinatawag na ng Sanhedrin ang mga bilanggo, hindi sila makita sa bilangguan. Nagtaka ang lahat, kasi nakakandado naman ang mga pintuan at nandoon naman ang mga bantay sa kanilang pwesto. Noong mabalitaan na nandoon nagpapahayag sa mga apostol sa lungsod, pinag-usapan ng mga kawala ang mga apostol na sumama sa kanila. Hindi nila magamitan ng dahas ang mga apostol kasi natatakot sila sa mga tao na naniniwala sa kanila. Magkaiba ang paningin ng mga tao
sa bagong aral na ito kaysa kanilang mga leaders. Hinahangaan ang mga apostol ng mga tao, pero pinagbibintangan naman sila ng mga leaders. Hindi mapatahimik at mapigilan ang mga apostol na magpahayag tungkol kay Jesus na pinatay at muling nabuhay. Nakita natin na tinutulungan din sila ng langit sa kanilang misyon. Binibigyan sila ng kapangyarihan na magpagaling at pinalalaya sila ng anghel sa bilangguan. At ang lahat ng pagkakataon ay ginagamit nila upang ipakilala si Jesus. Hindi sila natatakot sa kanilang safety. Nagkaroon na sila ng misyon sa buhay. Sana ganito rin tayo. Ngayong taong ginugunita natin ang unang binyag ng mga Pilipino noong 1521, sa araw na ito, April 14. Kasama dito na sa nabinyagan ay si Reyna Juana, si Haring Carlos, at mga 500 na mga tauhan nila sa Sugbo. Ang binyag ay hindi lang pagtanggap ng pananampalataya. Ito'y pagtanggap din ng misyon na ang pananampalataya ay palawakin. Kung talagang nakatagpo natin si Jesus, hindi tayo maaring manahimik tungkol sa Kanya. Kaya nga ang paksa natin ay gifted to give. Ang biyaya ay hindi lang para sa atin. Hinihikayat din tayong ibahagi ito tulad ng mga apostol. Pag tayong manahimik tungkol kay Jesus. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.